Magandang araw po. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Kinatatakutang Araw ng Baryo. Ikalawang tagpo. Pakinggan natin. Napasarap ang tulog ko dahil madaling araw na rin nakatulog. Tinanghali ako ng gising. At paglabas ay nailigpit na ang bangkay ng aswang na nahuli ni Lolo Agapito at Tio Nestor kagabi. Nang maalala ang isa pang aswang na babae, kinapa ko ang aking sarili at ganun na rin ang pagbuntong hininga ko na wala namang masamang nangyari sa akin. Matapos kong magayos at maghilamos, humarap ako kina Lolo at Tio na kasalukuyang nag-aayos ng lamesa sa kusina. Tumulong na rin ako at pinagsaluhan na naming tatlo ang biyayang nakahain sa mesa. Ibinalita ni Tio mo ang nangyari kagabi. Mabuti na lamang. Matalas pa ang pandinig ng Tio mo. At nailigtas ka. Ay napahimbing kasi ang aking tulog. Kaya hindi ko na napansing. May aswang pa palang kasunod iyon. Sambit ni Lolo. Tumango lamang din ako at nagpatuloy na sa pagkain. Ilang sandali pa, natigil ang pagkain namin nang may bisitang dumating. Si Mang Topacio. Isa sa mga magsasaka sa aming lugar. Meron silang pinag-uusapan ni Lolo. Kinalabit naman ako ni Tio at sinabihang huwag nang makinig sa usapan ng nakatatanda at tapusin na lamang ang kinakain. Ilang sandali lamang din ay natapos ko na ang pagkain. Nagligpit at nagpahangin na sa labas. Dumiretso ako sa may mga puno ng mangga sa unahan, malapit sa maaisan, nakatatapos lamang anihin. Dire-diretso ang paningin ko dahil walang nakaharang. Umakyat naman agad ako sa sanga ng puno at inayos ang sarili hanggang sa maging kampante ang aking pagkakaupo. Inalala rin agad ang nakaraan kung kailan noong kabataan ay wala akong ibang ginagawa. Kung hindi ang umakyat ng umakyat sa mga puno kasamang aking mga kababata. Napapaisip din ako kung nasaan na sila ngayon. Makalipas lamang ang ilang sandali, napatingin ako sa gawing baba dahil mayroong kumalabog. May isang lalaking ibinagsak ang dalangsako na may kung anong laman. Nang tanggalin nito ang kanyang sombrero at maging ang damit na itinakip sa muka, halos napatalo naman ako mula sa aking kinalalagyan dahil kilala ko ito. Lindo! Lindo! Napalingon pa si Lindo sa pag-aakalang ibang tao ang tinatawag. Nang walang pagdadalawang isip, nilapitan ko ito at saka tinapit. Ayos ka lang ba, pare? Ako ba talaga tinatawag mo? Nagtatakang tanong ni Lindo sa akin. Lindo! Si Samuel ito! Ako to! Kamusta ka na? Sambit ko na hindi pinansin ang una niyang sinabi.
muli siyang natigilan at hindi na iwasang magpatangay sa kanyang reaksyon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at maging ang aking likuran ay inusisang maigi ng kanyang paningin. Ikaw ba yun, Samuel? Ang laki ng pinagbago mo. Gumandang lalaki ka. Hindi niya makapaniwalang bulalas. Tara, ulo. Hindi lang ako napabilad sa araw. Nasa bahay lang kasi ako palagi. Doon sa may bahay namin sa syudad. Sagot ko. Nagkwentuhan kami. At ang dala niyang na aning mangga at saging ay ginawa din naming pulutan. Hindi naman namin inubos lahat. Mangilan-gilan lamang hanggang sa matapos ang usapan. Mahigit 3 oras din ang naigugol namin sa usapang yun. Pagkatapos ay bigla siyang napatanong. At muling nabalik sa pagiging seryoso ang aming usapan. Samuel, kung maganda ng buhay mo sa syudad, bakit bumalik ka pa dito? Hindi ba nakaabot sa iyo ang nangyayari rito sa bayan ng Sindako? Alba pare, marami ng aswang dito. Ang nakakapagtaka, basta-basta na nga lamang sumusugod. At ang malala pa, hindi mo napapansin na nakapasok na pala sa bahay ang iba. Sambit pa ni Lindo. Ilang sandali akong natahimik. Sa sandaling yun, may parte sa akin na napapatanong na rin. Oo nga. Bakit bumalik pa ako rito sa probinsya? Umayos naman ang buhay ko sa syudad. Pero gusto ko lang naman makapiling sina Lolo at Tiyo. Gusto ko rin makasama yung mga kaibigan ko. At mga kababata ko, kagaya ni Lindo. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang ganito na pala ang sitwasyon sa bayang minsan ko nang kinalakhan? Ilang sandali pa'y nagsalita pa si Lindo. Alam mo ba, Samuel? Sa mga kababataan natin, ako na lamang ang natitira rito sa Sindako. Sina Mungmung, si Gilan, at Daniel. Nasa ibang bayan na. Pareho kasing nakaaangat ang buhay ng mga magulang nila. Dagdag pa ni Lindo. Mabuti na rin itong ganito. Kahit pa paano, nakakasama ko rin ng kababata akong si Samuel. Sambit pa ni Lindo. Nagtawanan kaming pareho sa sinabi niyang yun. Kahit noon pa man, ay magkakasundo na talaga kami ni Lindo sa lahat ng bagay. Pero ang tawa ng iyon ay naputol nang marinig ang pagtawag ni Tiyo. Mula sa bakuran ng bahay ay kumakaway siya sa amin. Tumayo naman kami ni Lindo at nagmamadaling pumunta sa bahay. Pagdating dun, dinala kami ni Tiyo sa bahay ni Mangguardo. Bahagyang may kalayuan ang bahay ng matanda, pero kayang-kaya naman naming lakarin. Pagdating dun, ay marami ng taong nakapila. Nandoon din si Lolo, kausap ang nasabing matanda. Sa halip na magtanong, pinili ko na lamang na pagmasdan at basahin ng mga kaganapan. Umusad ng umusad ang mga taong nakapila. At pagkatapos nila sa pila, ay may kanya-kanya ng dalang dalawang garapa
na may kung anong lamang likido at maliliit na nakabalot ng telang pula. Nang malapit na ako sa pila, ay sinabihan ako ng isang babae. Lagyan mo ng tali ang habak na ito at itali mo sa iyong bewang. Sambit niya na ang tinutukoy ay ang hugis parisokat na bagay na nakabalot ng pulang tela. Itong likido naman ay saka mo na gamitin kapag may aswang sa paligid. Kahit na hindi ko gaanong naiintindihan, tumango na lamang ako at dumiretso na sa kinalalagyan ni Natiyo at ni Lindo. Kagaya ko, ay nabigyan din sila ng mga ganong bagay. At dahil may pagtatakang tinitigan ko ang mga bagay niyon, kinalabit ako ni Lindo. Ganito na talaga sa sinda ko. At epektibo lahat ng ipinamimigay na pangunta laban sa aswang nina Mang Gordo. Sila may gawa niyan. Matibay. Maaasahan ng mga sangkap. Sambit pa ni Lindo. Tatlong beses akong napatango sa mga sinabi ni Lindo. Umuwi na rin kami ni Tiyo matapos makapagpaalam kay Lolo. Na ayaw pa munang umuwi dahil aliw na aliw sa usapan nila ni Mang Guardo. Lumihis na rin ang daan si Lindo pa uwi dahil magkaiba naman kami ng direksyong uuwian. Tahimik lang akong nakasunod kay Tiyo hanggang sa makauwi na ng bahay. Pagdating sa bahay, agad naghanap ng pantali si Tiyo para sa habak. Una niyang nilagyan ng tali ang aking habak at itinali sa aking bewang. Kasunod nun ay ang sa kanya. Iyong mga garapa naman ay inilagay sa altar dahil hindi pa naman kakailanganin pa. Pagkatapos nun ay kanya-kanya na kami sa pagtalikod ni Tiyo dahil oras na rin para sa gawaing bahay. Sa bilis ng oras na lumipas, ay hindi na namin namalayan at magtatakip silim na pala. Si Tiyo ang nagluto sa kusina habang ako naman ay abala sa mga bakanting tapayan ng tubig sa labas. May puso naman sa bandang unahan malapit sa bahay ni Aling Marsing. Binitbit ko na ang dalawang balde at dinala ayon sa puso. Sakto namang walang tao ron, kung kahit wala namang naging sagabal. Nakatatlong balik na ako sa puso, at sa pang-apat, ay medyo nakakaramdam na ako ng pagkangawit. Tila napagod ang aking braso at mga kamay. Ngunit itinuloy ko pa rin ang pagbomba ng puso, dahil panghuling balik ko na lamang din naman. Habang pinupuno ko ang balde, aaminin kong may isang bagay akong napansin mula pa man nung unang balik. Ilang lakad lamang ang bahay ni Aling Marsing mula sa puso at medyo sira-sira na ang iilang bahagi nito. Gawa ito sa pinagdikit-dikit na kawayan ng dingding at may iilang bahagi na tila masyado ng marupok. Inaanay na at parang natatanggal na. Tanaw din dito ang bahaging kusina. Medyo dumiretso ang paningin ko dahil sa natanggal na iilang kawayang dingding. Upang makasiguro sa napapansin, binagalan ko ang pagbomba ng puso upang mabawasan din ang ingay ng bakal. At hindi nga ako nagkamali. Dahil sa mismong bahay ni Aling Marsing, nanggagaling ang kanino ko pang naririnig
nagaralgal na mahihinang ingay. Parang marapok na kahoy lamang na paulit-ulit inaapakan. Ngunit, tila may banta ng panganib. Nang hindi ko na makayanan pa, maingat akong lumapit at saksi mismo ang aking mga mata. Nakakita ako ng aswang sa loob ng bahay niya, sa may kusina, kung saan nakaidlip si Aling Marsing, sa may upo ang yari sa kahoy, nang walang pagdadalawang isip. Tinakbo ko ang bahay at minamadali si Tiyo. Naunawaan naman agad ni Tiyo ang aking sinasabi. Kungkit matapos madampot ang itak at ang garapa, sabay na kaming bumalik sa bahay ni Aling Marsing, ni Tiyo. Buti na lamang at hindi nakasara ang pinto sa may kusina at dire-diretso kaming nakapasok. Agad inihagis ni Tiyo ang laman ng garapa at halos ihagis din ng itak sa aswang na naabutang kaunti na lamang ay lalapain na si Aling Marsing. Mabuti na lamang at napabilis ang aming dating. Tsempong-tsempo. Maging si Aling Marsing ay gulat na gulat sa nangyari. Sa himbing ng tulog niya, hindi niya na namalayan ang mga nagaganap. Ang aswang naman ay masyadong alisto. Napakabilis. Agad na katakas. At dumaan sa may kabilang pinto na nakabukas din. Sinubukan pa itong habulin ni Tiyo. Ngunit hindi na talaga naabutan pa. Naku, Aling Marsing, eh bakit pa kasi hindi kayo nagsasara ng pintuan? Alam niyo naman po ang kalagayan natin ngayon, dito sa sindako. Wala pa kayong kap. Pag uwi namin sa bahay, nakaabang na si Lolo sa pintuan. Tahimik na nakaupo roon. Inaantay kami. Agad ding sinabi ni Tiyo ang nangyari kay Aling Marsing. At napaantanda na lamang si Tiyo o ang tanda ng krus. May awa pa talaga ang may kapal sa kanyang mga alagad. Nailigtas pa ang nasa bingit ng kamatayan. Sambit pa ni Lolo, sabay tingala sa mabituing kalangitan. Matapos yun ay naghapunan na rin kami. Bandang alas 8 ay hindi pa rin ako makatulog. Nang maumay nakakahiga ay lumabas ako. Sa kusina sana ako tatambay para makahanap na rin ng makakain, sapagkat nakaramdam din ako ng gutom. Ngunit dumiretso na lamang ako sa labas nang makitang nakabukas ang pinto. Naroon din si Tiyo, pabuga-buga ng usok mula sa hinihitit na sigarilyo. Sa tabi naman niya ay isang may kahaba ang armas. Oh, akala ko eh nakatulog ka na, tanong ni Tiyo nang mapansin ako. Lumapit na rin ako, naupo sa kanyang tabi. Akala ko nga rin po eh na natulog na kayo. Mahinang napatawa si Tiyo sa sinabi ko. Sa halip kasi nasagutin ang kanyang tanong, eh binaligtad ko. Maaliwalas ang kalangitan ng gabi at nagkikislapan ng hindi mabilang-bilang na mga bituin. Banaya din ang hampas ng hangin na hindi masyadong malamig. Nag-uumpisa na rin na magkahamog ang paligid. Makakaya mo kaya ang pananatili mo rito, Samuel?
ibang-iba na ang bayan natin ngayon kumpara sa bayan na nakilala mo noon. Kung noon ay puro pagsasaka lamang ang inaatupag, ngayon, hindi na pwedeng makampante dahil may mga aswang na nagbabanta ng buhay. Sambit pa ni Tiyo. Sinulyapan ko lamang si Tiyo at ibinaling ang aking pansin sa kalangitan. Ilang araw pa lamang ako rito at may mga kakaibang nagaganap. Pero hindi ko naman naisipang bumalik ng syudad. Sa kaibuturan ng aking kalooban, ngayong alam kong nasa panganibang buhay ni Lolo at Tiyo, mas kailangan kong pagtibayin ng aking kalooban at labanan ng takot upang makatulong. Aminado ako sa aking sarili na masyado akong matatakutin. Pero mukhang panahon na upang iwaksi iyon at magpakatapang. Hindi rin naman kasi po pwedeng dalhin ko sa syudad sina Lolo at Tiyo dahil hindi sila nagkakasundo ng pangalawang asawa ni Mama. Kahit pilitin ko man silang sa syudad na lamang tumira, alam ko nang magiging kasagutan nila. Hindi. Kahit na ganito ang sitwasyon, Tiyo, hindi ko po naisip na hindi ko natapos ang dapat sabihin nang mapansin sa hindi kalayuan ang isang figura ng babae. Agad akong nakaramdam ng kilabot nang mapansin kahawig ang nasabing babae sa babaeng nakita ko nung nakaraang gabi. Biglang nanginig ang aking mga kamay. At muna pinaputok ni Tiyo ang hawak na armas. Naging alisto naman ako sa posibleng mangyari. At inihanda ang aking mga paa sa pagtakbo kung sakali mang kakailanganin. Habang papalapit ang babae, palakas naman ang kalabog ng aking dibdib. Mataman ding itinututok ni Tiyo ang armas. Nag-aantay na lamang ng tamang tiyempo upang iputok ang baril. Nang medyo malapit na ang babae, dinig na dinig namin pareho ni Tiyo ang kanyang nakakakilabot na boses. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po nating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po si Ma'am Eliza Villanes. Ang shoutout mong ito ay mula po kay Boss Evans. Happy birthday po, Ma'am. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po din. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout po. At happy fiesta po.
on May 27. Happy Fiesta po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may samahang maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang May Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Buntin Lupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant. Diyan po sa may Bukandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout sa mga taga-Mantinlupa po dyan. Kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo Family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Happy listening to Villanes Family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kitito Boys. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodor, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Battle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot. Kay Boss Reynante Escuña. Kay Boss Sam Tayas. Kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Tree, Dimasalang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, Boss. At shoutout din po kay Boss Deepred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Deepred. Deepred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Deepred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig.
Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa May Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos Family, dyan po sa May Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria, at kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie De Mesa, ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilaki, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Lia Estoke, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Roddy TV, may time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Roddy TV. Vlogs na po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abilar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron. And Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May type po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Bless Navaca, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Miraisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss J. Bell, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel ko ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa Alapati, bisita po sa channel ko ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa Bedtime Stories, bisita lang sa channel ko na. Boss Horseshoe TV,
mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang siya. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang manila at horror stories, may time po, bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cone, shoutout po. Boss Freyas Wall, shoutout sa iyo, boss. Boss Rezi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.